Ang dating Daan founder na si Brother Eli Soriano pumanaw na sa edad na 73. It is with deep sadness yet with full faith in the Almighty that we announce the passing of our beloved and one and only Brother Eliseo, Eli Soriano. A faithful preacher, brother, father and grandfather to many. Dagdag pa ng samahan ng Church of God. The life of Brother Eli is an open book to many of us. We are witnesses to his dedication and tireless efforts to propagate the undefiled words of God in the Bible. While his temporary repose is a loss to many, we in the Members Church of God International Incorporated would like to assure the public that the programs and the projects initiated by Brother Eli will continue. Pagtatapos pa ng the Church of God, na hindi sinabi ang cause of death. Nagbigay din ng pakikiramay ang Malacañang sa pangunguna ni Presidential Spokesperson Harry Roque. On Brother Eli Soriano, passing, we extend our condolences to the bereaved family, friends, loved ones and followers of Brother Eliseo, Eli Soriano who passed away at the age of 73. Brother Eli was a beloved preacher of dating Daan whose teachings touched the lives and served as guide to many. His dedication to propagate the words of God in the Bible was a clear testament of his steadfast love to serve his brethren and the Almighty. Our prayers goes to Brother Eli as he may rest in eternal peace and happiness. Naging aktibo din sa social media si Brother Eli Soriano. Sa katunayan, bago pa man ito nagpahinga ay nangaral at nakapag-Bible study pa siya para sa kanyang mga miyembro. Ito yung mahayag. Eh, kung ba, mamamatay na ako bago mahayag, eh di maitawid ko man lang sa aking mga anak, mga kapatid, mga apo, mga kaanib sa iglesia. Pagka dumating na yung ganyan, yun na yung Antikristo, ingat na kayo. Huwag kayong matakot doon, huwag kayong magpatatak doon. Alam mo bakit, Brad Josel? Bakit po? Kahit patayin ka, huwag kang magpapatatak doon. Kasi pag hindi ka nagpatatak doon, isasama ka naman ni Kristo sa unang pagkabuhay na mag-uli. No? 20, versikulo 4 ng Apokalipsis. Sapagkat ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya ko. Maiwan ko man kayo, ang inyong pananampalataya ay hindi sampay bakod. Malinaw sa inyo ang aral na inyong natutunan. Kung mawala man ako, gusto ko magpatuloy kayo. Kaya kapatid, anuman ang mangyari sakin, sana manatili kayo.